Ayan, so what's up mga ka-Barbie? So, it's Ben. Tare, parang kay Benedict yata. Anyway, ayun, medyo nang tagalan tayo sa pag-upload ng videos ko or video dito sa YouTube kasi as you all know naman, may mga priorities tayo na kailangan gawin. And ayun, dahil din sa pandemic, wala akong masyado maisip na content. Though yung video ko naman is wala naman talaga content. Ayun. And then, hindi din tayo makalabas kasi bawal lumabas. Pero ngayon, pwede na lumabas. Char! So, ayun. Inano ko na siya. I decided to shoot this video. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung birthday gift ko. So, sa mga hindi pa nakakaalam, birthday ko po ngayon. Pero sa oras na mapapanood niyo, natatapos na yung birthday ko. Ayun. So, ayun. This year, I decided na kumuha or regaluhan yung sarili ko. Since, ayun, nag-lockdown tayo and then nasa, ewan ko kung MECQ tayo or hindi ko alam kung anong tawag doon. So, medyo ilag muna tayo sa mga matataong lugar. Anyway, ang dami kong daldal. So, ayun, I decided na kumuha or regaluhan na lang yung sarili ko ng 5-in-1 bench press. So, kung ano yun, ipapakita ko sa inyo mamaya. Actually, ito na. Ito yung nasa picture. Hindi, ito na lang pa. Ayan, 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 ayan. Da-da-da-da-da. Ito. Ayan yung picture ng ating 5-in-1 bench. So, normally, hindi din naman ako gym rat or hindi din naman ako pala-gym. So, ang ginagawa ko lang is magpapawis, gano'n, tapos mag-boys Kimi hunting, no tori ko ni natte shimai bakit? anyway, so, ayun, I decided na kumuha na lang din kahit papaano, ano tayo, fit pa din tayo kasi napapansin ko sobrang medyo tumataba na ako, gano'n, so, kailangan ko na din mag-lose ng weight. Ayun. Anyway, sa andam kong daldal, ito na panoorin na natin kung paano ko ba in-unbox yung aking gift and kung paano ko in-assemble. Tara na guys, arat na!
pagkatapos ng ating pag-assemble, ito na yung final product natin. Pasensya na dahil masikip ang aking unit. Pero ayan siya. Ayan. Let's see. Ayan. So ayun na nga mga ka-Barbies, natapos ko na siyang i-assemble. And then, trinay ko na din siya. So mga magtatanong, pakatapos ko lang dimaligo. Char! So sa mga magtatanong kung saan ko nakuha or kung saan ko nabili yung 5N1 na bench press na yon, so siguro ilalagay ko na lang dito, ayan, kung kanino ko nakuha. So you can message him, and super bait ni kuya. And then nabili ko siya ng 11,500 yata yun. So ayun, plus yung shipping fee, and that include yung 5N1 na bench press na machine, tapos ano ko kung machine yung tawag doon, or basta equipment, tapos kasama na yung long bar na 5 feet yung haba, tapos dalawang 35 libras na plates, tapos apat na 10 libras na plates, and then dalawang 5 libras na ano na plates, double plate, and then dalawang yung short bar para sa dumbbell. Ayun. So all in all, yung Prada kung 1 to 5, i-rate natin siya ng 4.8. So ano yung maayos naman, hindi naman siya yung ano naman siya, star di naman siya, and then hindi na naman siya yung parang umaalog-alog or umuuga-uga while using it. So okay siya, tapos maganda yung plate na binigay sa akin. So hindi siya yung hindi siya pucho-pucho pati yung bar. So maganda siya. Ang sabi sa akin ni Kuya is yung pinaka-maximum niya is na kayang buhatin or na kaya nung equipment is nasa 300 kilos yata yung sabi niya sa akin ngayon. Tapos ano pa ba, kay kuya naman super bait kasi pinayagan niya akong tumawad. Binarat ko si kuya, sorry kuya. Sa lahat ng mga gustong bumili or may balak bumili nung ganun or ng 5N1 bench press, so I would highly recommend si kuya. Ito yung nabilan ko ng equipment kasi sobrang responsive niya. Tapos ayun, maganda yung quality ng equipment na binigay niya sa akin. So okay siya. And then ayun lang, hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification bell para at least updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. See you guys sa susunod ko mga videos. Bye-bye!